Heart Reyes point of view. Kamusta ng pakiramdam mo, anak? Narinig kong tanong ni mama pagkamulat ko sa mga mata ko. Unang bumungad sa akin ng puting kisame at amoy ng alkohol. Napansin ko rin agad ang mga tube na nakakabit sa katawan ko at ang ventilator. Medyo nahihilo pa po. Mababa ang boses, nasagot ko. Marahan ko pang ipinikit ang mga mata ko para alalahanin ang mga nangyari. Ako si Heart Reyes. 25 years old pa lang ako at graduate ng kursong psychology. Nag-online schooling ako dahil nga may sakit ako sa puso at hindi pwede na mapagod ng sobra. Dalawang beses na rin akong sumailalim sa operasyon pero laging walang nangyayari. Ang pangalan ng mama ko ay Joy, isa siyang elementary school teacher. Si Papa naman ay si Rick, isa siyang lawyer. Hindi naman kami sobrang mayaman pero hindi rin naman kami nahihirapan. Ang natatandaan ko ay nanikip bigla ang dibdib ko. Tapos ay nawalan ako ng malay. Nagising ako sa ospital pagkatapos at nalaman na nakahanap na ng heart donor ang pamilya ko. Kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng oras na muli akong ipasa ilalim sa operasyon. Sino po palang heart donor ko? Gusto ko pong makilalang pamilya niya. Gusto ko pong makapagpasalamat. Mahina pa rin ang boses na wika ko. Kamusta ng pakiramdam mo, iha? Sabay-sabay kaming napalingon sa nagbukas ng pinto ng hospital room. Pumasok doon si na Tito Melvin at Tita Elisa. Magulang sila ng matalikong kaibigan na si Melissa. At kapitbahay rin namin sila. Teka, bakit sila lang ang nandito? At walang kaibigan ko. Okay naman po. Nasaan po si Melissa? Sagot ko at tanong pabalik. Nakita ko kung paano silang lahat natigilan at nagkatinginan dahil sa tanong ko. Agad akong nakaramdam ng kaba dahil sa naging reaksyon nila. Pakiramdam ko kasi may hindi tama. She wants to give you this. May halong lungkot na wika ni Tita Elisa. Tapos ay inabot pa sa akin ng isang notebook na pinaghalong black at gold ang kulay. Ang cover ay meron pang calligraphy at ang nakasulat ay "To my best friend, Heart." Tinanggap ko naman yon kahit nagtataka pa rin. "I'm glad that you're okay," ani Tita Elisa tapos ay may namuong luha sa mga mata niya. "Si Melissa ang heart donor mo, iha," sabi ni Tito Melvin tapos ay malungkot pang ngumiti sa akin. Literal na nalaglag ang pangako dahil sa narinig. May namuo rin luha sa mga mata ko pero pilit akong ngumiti habang umiiling. "No, no," ulong ko. "Huwag niyo naman ako akong biruin ng ganito. Nasaan po bang kaibigan ko? Gusto niya na ikaw ang gumawa sa lahat ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Nakalagay sa diary niyang lahat," ani Tita Elisa tapos ay mahina pang napahikbi. Walang bakas na nagbibiro lang sila, kaya naman tuluyan na akong napaiyak. Hindi ako makapaniwala na galing pala sa kaibigan ko ang bago kong puso. Parang bumigat ang dibdib ko dahil sa narinig. Alam ko na hindi dapat kasi hindi yun makakabuti sa kalagayan ko. Pero ang hirap lang kasing tanggapin na wala nang kaibigan ko. Hindi ko maproseso ang lahat. Sobrang sakit. Bata pa lang kami nang magkakilala kami ni Melissa. Una kaming nagkita at nagkakilala nang minsang kumatok siya sa gate dahil pumasok sa bakuran namin ang laruan niyang bola. Mula noon ay naging magkaibigan na kami. Dahil nga hindi ako pwedeng lumabas ng bahay unless kailangan akong itakbo sa ospital o kasama ko ang mga magulang ko ay lagi niya akong pinupuntahan noon at pinapasyalan sa bahay para makipaglaro sa akin. She's the kindest and sweetest person I have ever known. Kaya sobrang sakit sa akin nang malaman na wala na siya. Akala ko pa naman ngayong maayos ng pakiramdam ko ay makakasama ko na siyang pumasyal sa mall, mag-travel, at kung ano-ano pa. Pero sinong mag-aakala na sa paggaling ko ay mawawala naman siya sa akin? Bakit? Paano po nangyari yun? Umiiyak na tanong ko. She's been battling with brain tumor for quite some time now, iya. Hindi niya sinabi kahit na kanino. Kami lang ang may alam. Hindi kasi niya gusto na mag-alala kayo sa kanya. She had a seizure and when the doctors ran some tests, we found out that she's already brain dead. As per the doctors,
Medically speaking, she's already dead that time. Parang alam niya na. Pumiyok si Tita Elisa na umiiyak pa rin. Parang nahihirapan siya na ituloy ang gusto niyang sabihin. Parang alam niya na na konti na lang ang natitirang oras niya sa mundo. Kaya marami siyang isinulat sa diary niya. And she knows how much she wanted to explore the world. So she wants you to have her heart and her diary. Umiiyak pa rin, nadagdag niya. Hindi sikreto kay Melissa ang kalagayan ko. At sobrang sakit lang na hindi ko man lang napansin na may dinaramdam din pala siya. Pakiramdam ko'y wala akong kwentang kaibigan. Umiiyak man ay binuksan ko ang diary na ibinigay sa akin. At sa unang pahina pa lang ay parang ako nang kinakausap niya. Dear heart, by the time that you're reading this, I might not be here anymore. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat kasi naging kaibigan kita. If by saying a simple thank you can show you how gratitude I am, then let me say thank you 10,000 times. Alam ko na gusto mong libutin ang mundo pero hindi mo magawa dahil sa kalagayan mo. Pero naniniwala ko na darating ang araw na magagawa mo rin ang mga pangarap mo sa buhay. I may not be there to support you but I want you to know that my heart will always be with you. Pasensya ka na kung tinago ko sa iyong kalagayan ko. Alam ko kasi na masyado ka ng maraming iniisip at hindi ko na gustong makadagdag pa. Heart, alam ko rin na magiging makasarili ako sa hihilingin ko sa iyo pero pwede bang ikaw nang gumawa sa mga bagay na alam kong hindi ko na magagawa pa? Gusto ko rin sana na habang tinutupad mo ang mga pangarap mo at habang pinupuntahan mo ang mga lugar na matagal mo nang gustong puntahan ay magawa mo rin mapangiti si Liam. I hate to leave the man that I sincerely love. I hate the thought that I'll hurt him. Pero may tiwala ako sa'yo at alam ko na magagawa mong ibalik sa labi niya ang ngiti na nawala dahil sa pagkawala ko. I want nothing but the best for the two special people in my life. I'm rooting for you, heart. Love, Melissa. Unang pahina pa lang nababasa ko pero hindi ko na napigilan pang sarili ko sa paghagulgol. Sobrang sakit at hirap talagang tanggapin. Pero alam ko na kailangan kong magpakatatag. Hindi lang para sa akin kung hindi, maging para sa kaibigan ko na rin. Hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataon na ibinigay niya sa akin para maranasan ang ganda ng mundo. At kahit na masakit at mahirap, pinapangako ko na gagawin kong lahat para magawa ang mga bagay na hindi niya nagawa. Nang araw ding yun ay nakapagpasya ko na kapag tuluyan na akong gumaling ay pupuntahan ko si Liam sa France. Sinabi kasi sa akin ng mga magulang ni Melissa na umuwi na siya roon pagkatapos ng libing ni Melissa. I'll make Liam happy, Melissa. I'll make him smile for you. Tipid akong napangiti habang ginagalang paningin ko sa kabuuan ng maliit na apartment na kinuha para sa akin ni na Tita Elisa at Tito Melvin dito sa Paris, France. Inilapag ko ang maletang dala ko sa kama, pagkatapos ay umupo rin doon. 3 buwan ang nakakalipas mula nang sumailalim ako sa heart operation. Mahigit 3 buwan na rin mula nang mawala sa amin si Melissa. Pagkatapos ng operasyon ay nanatili pa ako ng 5 araw sa ospital bago ako na-discharge. Tapos ay halos 2 buwan akong nagpahinga sa bahay hanggang sa tuluyan ng gumaling. Hindi naman na ako nag-aksaya ng panahon na asikasuhin ang dapat asikasuhin para sa pagpunta ko rito sa France. Halatang hindi pabor si na mama at papa sa desisyon ko. Alam ko naman kasi na nag-aalala sila para sa akin at naiintindihan ko yon. Pero nang sinabi ko sa kanila na ito lang ang alam kong paraan para mapasalamatan si Melissa, ay hinayaan na rin nila ako sa huli. Gaya naman ng sinabi ko ay hindi kami mayaman at hindi namin afford na gumastos ng malaki para sa pagpunta ko rito. Pero tinulungan ako ng mga magulang ni Melissa, sina Tito Melvin at Tita Elisa. Silang nagbigay ng address sa akin ni Liam dito at sila rin mismo ang kumuha ng apartment ko sa kaparehong building kung saan nakatira si Liam. Abala ko sa pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nang tingnan ko yun ay agad kong nakita ang profile ni Papa sa isang social media app. Siyang nagre-request ng video call kaya hindi na ako nagdalawang isip na sagutin yon.
Hello po, Papa. Masayang bati ko. Anak, kamusta ka na riyan? Hindi ka ba nahihirapan? Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo, ha? Mahina akong natawa dahil sa narinig. Pa, kadarating ko lang po dito sa apartment. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang naman po ako. Kapag po nakita nyo na sina Tita Elisa, Tito Melvin, pakisabi rin po na maraming salamat. Nakangiting saad ko naman. Anak, umuwi ka na kaya? Nag-aalala kasi talaga kami sa'yo ng papa mo eh. Sabi naman ni mama na siyang nagpangiti sa akin. Ma, 3 months lang naman po ang visa ko. Mabilis lang po yun kaya huwag na po kayong masyadong mag-alala, okay? Ayos lang po ako rito. Sagot ko naman. Sa huli ay napabuntong hininga na lang sila at wala nang nagawa pa. Nagkwentuhan pa kami ng ilang minuto. Alas 4 ng hapon dito kaya alam ko na alas 9 naman ang umaga ron. Nang matapos ang tawag ay inayos ko lang ang mga gamit ko kasi bala ko na maglakad-lakad muna sa labas. Habang abala sa ginagawa ay mapait akong napangiti nang makitang diary ni Melissa na ibinigay niya sa akin. Nagdadalawang isip man ay kinuha ko pa rin yun para buksan at ipagpatuloy ang pagbabasa kahit na isang pahina lang. Dear Heart, ngayong araw, tinanong ko si Liam na paano kung may mangyaring hindi maganda sa akin. Paano kung mawala ako at iwan siya? Hindi ko na kasi gustong magsinungaling sa kanya at gusto ko na aminin ang tungkol sa kalagayan ko. Pero ang sabi niya, mababaliw daw siya kapag nawala ako. Kapag nagkakalagat nga lang daw ako ay hindi na niya alam ang gagawin niya dahil sa pag-aalala. Kaya paano pa kapag iniwan ko na siya? Dahil dun ay nawalan ako ng lakas ng loob na magpakatotoo sa kanya. Heart, aaminin ko na natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Natatakot ako na iwanan siya kasi hindi ko siya gustong masaktan ng sobra. Pero Heart, kung sakaling mawala man ako, sana magawa mong ipaalam sa kanya na okay lang ang masaktan at mas lalong okay lang na umiyak. Pero kailangan pa rin niya magpatuloy sa buhay. Hindi naman kasi titigil ang pag-ikot ng mundo niya kapag nawala na ako. Wala akong ibang hiling kung hindi ang maging masaya siya. Sana magawa mo siyang pasayahin para sa akin. Love, Melissa. Mapait na naman akong napangiti bago ibinaba sa bedside table ang diary niya. Ang dami kong nabasa doon. Mga bagay na nalaman tungkol kay Liam Espinosa. Mga bagay na gustong gawin ni Melissa kasama siya. At kung ano-ano pa. Nakasulat nga rin doon na sinabi niya sa mama niya kung may mangyaring hindi maganda sa kanya ay gusto raw niya na sa akin mapunta ang puso niya. At ibinigay nga sa akin itong diary. Gaya nga ng sinabi ni Tita Elisa nung nasa ospital pa ako. Magkakilala na rin naman kami ni Liam dahil nga matali kaming magkaibigan ni Melissa. Nang maging sila'y sa akin niya ito unang pinakilala. Liam is kind and easy to be with. Sa totoo lang ay sobrang crush ko siya. Hindi naman sikreto yun kay Melissa at madalas ay sabay pa kaming kinikilig sa pagiging sweet sa kanya ni Liam. But that's just it. Hindi ako nag-expect at mas lalong hindi ako umasa na magiging higit pa sa pagkakaibigan ang magiging relasyon namin ni Liam dahil nga kasintahan siya ng matalikong kaibigan. Pero walang ideya si Liam na may sakit ako sa puso noon. Hindi naman sinabi ni Melissa sa kanya kahit pa nagtataka siya kung bakit hindi ako lumalabas lagi sa bahay. Nang matapos sa ginagawa ay naglakad na ako palabas ng apartment. Saktong pagkabukas ko sa pinto ay palabas din naman si Liam sa kaharap mismo na pinto ng apartment na tinutuluyan ko. Bahagya pang umawang ang bibig ko nang makita na humaba at magulo ang buhok niya. Tapos ay balbas sarado pa siya. Yung parabang napabayaan na niyang sarili niya. Parang ganun. Hindi kagaya dati na lagi siyang naka-clean cut. Heart? Mahina at hindi makapaniwalang banggit niya sa pangalan ko. Ngumiti naman ako sa kanya kahit pa nalulungkot ako kasi halata pa rin sa mga mata niya ang labis na lungkot. At alam ko na dahil yun sa pagkawala ni Melissa. Kamusta, Liam? Mababa ang boses na tanong ko. What are you doing here? Mahina pa rin at nalilitong tanong niya. Travel? Patanong at hindi sigurado na sagot ko. Tipid naman siyang ngumiti kahit na hindi umabot ang ngiting yun sa mga mata niya bago tumango.
Bumaba ang mga mata ko sa hawak niya. Isa yung trash bag na puno na. May butas pa nga yun sa taas at nakita ko na halos lata yun ng mga beer na wala ng laman. Ah, Liam, first day ko kasi ngayon dito at wala akong kasama. Okay lang ba kung samahan mo ako minsan kapag hindi ka busy? Tanong ko. Yeah, sure. Mahina pa rin na sagot niya. Hanap ako ng restaurant ngayon or convenience store para mag-dinner o makabili ng mga pwedeng makain. Kumain ka na ba? Tanong ko pa. May convenience store malapit dito. Walking distance lang at pupunta ako ron ngayon. Sagot na lang niya kaya ngumiti ako at tumango. Hindi naman ako nagdalawang isip na sabayan siya. Habang naglalakad kami ay paminsan-minsan akong napapasulyap sa kanya. At sobra talagang nakakaramdam ng lungkot. Nagawa niyang umiti sa akin kanina pero hindi yan kagaya ng mga ngiti niya noong buhay at kasama pa niya si Melissa. Kahit paapektado rin ako sa nangyari ay hindi ko maiwasan na mapahanga sa kanya. Hindi ko kasi inakala na may mga lalaki pa pala sa mundo ang kagaya niya. Yung tipong sobrang totoo kung magmahal, yung sagad sa buto at kaluluwa. Alam ko yun kasi naging saksi ako kung paano niya inalagaan at minahal si Melissa noon. At isa pa, halata naman ang epekto sa kanya ng pagkawala ni Melissa. Pero gusto kong ibalik sa kanya yung totoong ngiti na nawala dahil sa pagkawala ni Melissa. Gusto kong ipaalam sa kanya na okay lang masaktan at okay lang umiyak. Pero tuloy pa rin dapat sa pag-ikot ang mundo. Gusto kong gawin ang bagay na ito, hindi lang dahil yun ang hiling sa akin ng kaibigan ko. Kung hindi dahil gusto ko rin na mapasaya si Liam kahit na papano dahil nga kaibigan ko rin naman siya. Pagkadating namin sa convenience store ay napangiwi ako kasi puro alak at chips lang ang binili niya. Ako naman ay bumili ng mga packed foods na pwedeng iinit na lang sa microwave. Nang makabayad na kami ay naglakad na ulit kami pabalik sa apartment. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero hindi ako pumasok sa apartment na tinutuluyan ko. Bagkus ay dumiretso ako sa loob ng apartment niya pagkabukas niya ng pinto. What are you doing? Mahina at nalilitong tanong niya. Malungkot kasi kumain ng mag-isa eh. Aalis din naman ako pagkatapos. Kwentuhan mo na tayo. Nakangiting sagot ko at dumiretso na sa loob. Napangiwi pa nga ako kasi amoy alak ang buong apartment. Nagkalat ang mga maruruming damit sa kung saan saan. Basta, sobrang kalat sa loob. Ganun pa man ay dumiretso ako sa microwave na nasa kusina at nag-init ng dalawang packed meals. Nang matapos ay nagpunta na ako sa sala kung saan siya nakaupo. Umupo rin naman ako sa tabi niya at inabot sa kanyang pagkain. Hindi ako gutom. Wika lang niya bago nagbukas ang isang beer and can. Liam, hindi magandang uminom ng walang laman ng tiyan. Kumain ka na muna. Giit ko naman. Saglit siyang natigilan at napatitig sa akin bago na pabuntong hininga tinanggap ang inaabot kong pagkain. Yung totoo, Heart, bakit ka ba nandito? Seryosong tanong niya. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko bago ngumiti sa kanya. Gusto kong masigurado na ayos ka lang. Mula kasi nang hindi ko nagawang ituloy ang sasabihin ko. Hindi ko magawang sabihin na mula kasi nang mawala si Melissa. Alam ko kasi na pwede yung magbukas ng maraming sugat. Pero anong magagawa ko? Alam kong darating ang araw na kailangan naming pag-usapan ang tungkol dito. Mula nang mangyari ang lahat, hindi ka na nagparamdam. Magkaibigan din naman tayo. At nag-aalala ko sa'yo. Hindi ko alam kung okay ka lang ba o ano. Dagdag ko na lang sa huli. Okay lang ako. Sagot naman niya at sarkastiko pang tumawa. I lost my girlfriend 3 months ago. Yung babae na pinapangarap kong makasama habang buhay. Yung babae na pinangakuan kong ihaharap ko sa altar. Kaya oo, okay na okay lang ako. Nang mawala siya, hindi man lang ako binigyan ng oras ng sarili kong pamilya na magluksa. They pressured me to work my butt off on their company. Or hindi nila ako bibigyan ng mana. Kaya oo, okay lang ako. Mahabang saad niya, may namuupang luha sa mga mata niya habang sinasabi yon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Naramdaman ko na parang natigilan siya sa ginawa ko. Para siyang naging tuod at hindi makagalaw.
Pero maya-maya lang ay naramdaman kong isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko habang mahinang humihikbi. Bakit ba nangyari sa akin to, Heart? Bakit kailangan kong masaktan ng ganito? Bakit kinuha siya agad sa akin? Naging masamang tao ba ako para parusahan ng ganito? Mahina at umiiyak na bulong niya. Basta ang alam ko lang, hindi mangyayari ang mga bagay ng walang dahilan. Hindi mo man makita ang dahilan ngayon, darating din ang araw na maliliwanagan ka rin. Bulong ko. Nandito lang ako palagi, Liam. Kapag pakiramdam mo, tinalikuran ka na ng mundo, gusto kong maalala mo na may kaibigan ka pa na tutulong sa'yo. Nandito lang ako. Dagdag ko pa. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko nang maramdamang niyakap niya ako habang umiiyak pa rin siya. Hindi ko maintindihan kung bakit tinago niya sa akin ang kalagayan niya. Wala ba siyang tiwala sa akin? Sana sinabi niya para natulungan ko siya. Para nadamayan ko siya sa tuwing nasasaktan siya. Para naihanda akong sarili ko sa mga pwedeng mangyari. Ang sakit lang kasi. Kasi wala ako sa tabi niya nang inaatake siya ng sakit niya. Hindi ko man lang nahawakan ng mga kamay niya bago siya nawala. Ni hindi ko man lang siya nayakap at nahalikan. Nagulat na lang ako nang tumawag sa akin si Tita Elisa. Malungkot at mahabang saad ni Liam bago uminom ng beer. Hindi na siya umiiyak sa puntong to pero bakas pa rin sa kanya ang labis na lungkot na nadarama. Alam ko na hindi pa rin siya handang pag-usapan ang mga nangyari. Pero kahit na papaano ay natutuwa ko dahil sinasabi niya sa akin ang mga bagay na ito ngayon. Ako man ay nagulat sa nangyari, Liam. Hindi ko rin kasi alam na may pinagdadaanan pala siya. Sobra rin akong nasaktan kasi pakiramdam ko. Wala lang akong nagawa para sa kaibigan ko. Pero sa tingin mo ba, magiging masaya siya kapag nalaman niya na pinaparusahan natin ang mga sarili natin sa pagkawala niya? Mahinahong wika ko naman. Hindi ko alam, Heart. Nangihinang sagot niya at napabuntong hininga pa. Ilang araw bago siya nawala ay magkasama pa kami. She looked fine. Nakangiti siya at masaya na parabang walang pinapasang problema. Ang galing niya magtago. At pakiramdam ko'y wala akong kwenta kasi ni hindi ko man lang napansin na may pinagdadaanan pala siya. Dagdag pa niya. Kung alam ko lang, Heart. Naiiyak na naman na saad niya. Kung alam ko lang sana, paulit-ulit kong sinabi sa kanya na mahal ko siya. Kung alam ko lang sana, paulit-ulit ko siyang niyakap at hinalikan. Kung alam ko lang, sana hindi na ako umalis sa tabi niya. Daming what ifs and could have been sa naglalaro ngayon sa isip ko. Pero alam ko naman na wala na akong magagawa kasi nawala na siya. Para akong nangangapa sa dilim, hindi ko alam kung saan at paano ulit magsisimula. Sobrang lungkot, nadagdag pa niya. Parang sumikip na naman ang dibdib ko dahil sa narinig. Bago ako nagpunta rito ay bala kong sabihin sa kanya agad ang tungkol sa naging operasyon ko. Nagaling kay Melissa ang puso ko. Pero ngayon, nakita ko na sobra siyang nasasaktan ay hindi ko na magawa. Natatakot kasi ako na baka mas dumoble lang ang sakit na nararamdaman niya. Natatakot ako na mas masaktan ko lang siya at magalit siya sa akin. Ako, alam ko kung paano ka magsisimula. Wika ko. Sinusubukan ko pang pasayahin ang boses ko kahit na sobrang lungkot ko rin. Nag-angat naman siya ng tingin sa akin na parang nalilito kung anong ibig kong sabihin. Nung buhay pa si Melissa, madalas niyang sinasabi sa akin na gusto niyang pumasyal dito sa Paris kasama ka. Gusto niyang makita ang lugar kung saan ka pansamantalang tumitira at nag-aaral. Marami siyang gustong puntahan na lugar dito na kasama ka. At feeling ko, matutuwa siya kung gagawin natin yun para sa kanya. Wika ko. Nagsinungaling ako. Walang sinabi sa akin si Melissa na ganon. Nabasa ko lang sa diary na ibinigay niya sa akin. I don't know, Heart. Mahina pa rin na sagot niya. Liam, naiintindihan ko na nasasaktan ka. At naiintindihan ko na mahirap ang sitwasyon to. Dadaan ka sa maraming stages ng moving on. Handa naman akong tulungan kay. Pero walang mangyayari kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Sa totoo lang, sa ginagawa mo ngayon sa buhay mo, parang nagpapakamatay ka na. Sa tingin mo ba matutuwa si Melissa sa ganito? Sa tingin mo ba,
Gugustuhin niya na habang buhay ka na lang na magmumukmok sa wala at sirain ang buhay mo. Sa tingin ko kasi hindi eh. Kung may gusto mang mangyari si Melissa, yun ay maging masaya ka ulit. Mahabang paliwanag ko. Nakita ko na bahagyang umawang ang bibig niya dahil sa sinabi ko. Tapos ay bahagya pa siyang napatango na para bang napagdanto na tama nga ang sinasabi ko. Ilang saglit pa'y pilit siyang umiti sa akin. Heart, please help me to get over this pain. Wika niya na siyang nagpangiti na rin sa akin. Gagawin kong lahat para matulungan ka lang. May halong saya naman ang sagot ko. Nang gabing yun ay marami pa kaming napag-usapan patungkol sa mga nangyari. Umiyak nga ulit siya na para bang inilalabas ang lahat ng sakit at sama ng loob na nararamdaman. Hindi lang sa pagkawala ni Melissa, maging sa naging trato na rin sa kanya ng pamilya niya. Hinayaan ko rin siya na uminom hanggang sa malasing siya. Bago siya nagpa siyang magpahingay, humingi ako ng spare key ng apartment niya. Nagtataka man ay binigyan naman niya ako. Nang natulog na siya ay saka ako nagpa siyang bumalik sa apartment ko at natulog na rin. Maaga naman akong nagising kinabukasan. Mga bandang alas 6 ata yun ng umaga. Nagpa siya ako na maghilamos na tapos ay magbasa muna ng isang pahina sa diary ni Melissa. Dear Heart, today, Liam asked me to travel with him in Paris. Ang kaso ay nabanggit na kasi ng doktor ko na hindi ako physically fit na mag-travel dahil nga sa kalagayan ko. There's a big possibility na magkaroon ako ng seizure anytime. If I were the one to ask ay gusto ko na sanang sumama pero wala naman akong magawa. But I'm still hoping that I get to travel with him one day. Ang dami ko pang gustong gawin na kasama siya. Gusto ko pa siyang alagaan. Ni hindi nga siya marunong mag-shave ng balbas. Ako madalas ang gumagawa nun. Ni hindi nga rin siya marunong magluto. Ang alam lang ata niyang gawin ay maging gwapo sa paningin ko at pakiligin ako. Just a few days ago, I was losing my hope. But now, I'm willing to fight. Kahit na mahirap ay lalabanan kong sakit ko para sa kanya. Hinihiling ko rin na sana maging maayos ng kalagayan mo. At kapag gumaling tayong dalawa, gusto ko na makasama ka sa pagta-travel namin. Wishing all the best for you, best friend. Love, Melissa. Tipid na lang akong umiti nang mabasa yon. Tapos ay ibinalik ko na sa bedside table ang diary. Sobrang buting tao talaga ni Melissa. Sobrang buti niyang kaibigan. Ilang sandali pa ay nagpa siya na akong pumunta sa apartment ni Liam gamit ang spare key na hiningi ko sa kanya kagabi. Pagkapasok ko ay nakita kong bukas ang pinto ng kwarto niya at nakita ko na tulog pa siya. Hindi naman ako nagdalawang isip na linisan ang apartment niya. I also sprayed some air freshener tapos ay binuksan ko mga bintana para masikatan ang araw ang loob. Nang matapos maglinis ay nagpahinga lang ako saglit bago nagpa siyang ipaghanda siya ng agahan. Mabuti na lang at meron siya mga frozen foods sa ref niya. It was around 8 in the morning when I'm finally done with everything. Saktong naihanda ko na sa hapag ang pagkain ng lumabas sa kwarto si Liam. Mukha pa nga siyang inaantok. Good morning! Nakangiti at masayang bati ko na siyang ikinagulat niya. Mahina pa akong natawa dahil sa naging reaksyon niya. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Breakfast is ready! Wika ko pa. Beer na lang akin, Hep? Pagbutol ko sa sasabihin niya. Bawal ng beer mula ngayon. Kumain na tayo ng agahan at maligo ka na pagkatapos. Di ba nag-usap na tayo kagabi? Papasyal tayo ngayon. Dagdag ko pa. Sa huli ay napabuntong hininga na lang siya bago marahang tumango. Hindi maalis ang ngiti sa akin nang umupo na siya sa hapag. At nagsimula na kaming kumain. Hindi kami nag-uusap at tahimik lang kami. Pero minsan ay napapasulyap kami sa isa't isa. Nang matapos kumain ay ako na rin ang naghugas sa mga pinagkainan. Siya naman ay nagpa siyang pumasok na sa banyo para makaligo na. Bumalik na rin ako sa apartment ko para gumayak na. Naging mabilis lang naman ang pag-aayos ko. Nagulat nga ako pagbalik ko sa apartment niya kasi nakita ko siyang nakatapis lang ng kulay puting tuwalya habang nakaharap sa malaking salamin. Tapos ay hawak niya ang isang electric shaver o razor. Bahagya akong natigilan at napatitig sa magandang hulma ng katawan niya. Nang bigla akong sininok ay napalingon siya sa akin. I don't know how to do this. Nanlulumong saad niya
at ipinakita pa sa akin ang hawak. Ako na. May halong kabanawiga ako tapos ay naglakad palapit sa kanya. Umupo naman siya sa isang sila nang makuha ko na ang hawak niyang electric shaver. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako at nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko rin maiwasan ang sarili na hindi mapatitig sa gwapong mukha niya. Ngayon ko lang kasi siya natitigan talaga ng ganito kalapit. Thank you, heart. Mahina at puno ng sinseridad na wika niya. Pagkatapos ko siyang tulungan na mag-shave, ngumiti naman ako at tumango. Anything for you. Masayang sagot ko na siyang nagpangiti na rin sa kanya. Hindi pa rin umabot sa mga mata niya ang ngiting yon. Pero alam ko na kahit papaano ay totoong ngiti naman yon. Nang matapos kami sa ginagawa ay nagbihis na rin siya. Medyo mahaba pa rin ang buhok niya at magulo. Pero hindi naman pangit tingnan, lalo na't malinis na ulit ang mukha niya. Hindi na rin kami nag-aksaya pa ng oras at nagpa siyang lumabas na. Where do you wanna go first? Tanong sa akin ni Liam nang makasakay na kami sa kotse niya. Gusto ko sanang makita sa personal ang Eiffel Tower. Nakangiting sagot ko. Malapit lang yun dito pero para sa akin, mas magandang magpunta doon kapag gabi. Wika naman niya. Kung ganun, ikaw nang bahala. Mamayang gabi na lang tayo magpunta roon. Nakangiting saad ko naman. Tipid lang ulit siyang ngumiti at tumango. Tapos ay nagmaneho na. Hindi ko maintindihan pero sobrang gaan ang pakiramdam ko ngayon. Dahil sa kalagayan ko noon ay hindi ko inaasahan ni minsan na mararanasan ko ang ganito. Nangarap ako pero hindi umasa. Alam naman kasi nating lahat na masakit kapag hindi nangyayari kung anong inaasahan nating mangyari. Utang ko kay Melissa ang pangalawang buhay ko. Utang ko sa kanya kung bakit andito ako ngayon at na-enjoy ang buhay ko. Kaya pinapangako ko sa kanya na hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay niya sa akin. I will live my everyday life like there's no tomorrow. Pupunuin ko ng maraming magaganda at masasayang memorya ang buhay kong ito. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nasa biyahe, pero nauna kaming nagpunta sa Basilica of the Sacred Heart of Paris. Sinabi niya sa akin na isa itong Roman Catholic Church. Sobrang ganda sa totoo lang. At kumuha rin kami ng maraming pictures. Minsan ay solo ko. Minsan ay solo niya. Minsan naman ay magkasama kaming dalawa. Basta, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. Pero sobrang saya. Pagkatapos dun ay inaya naman niya ako magpunta sa Luxembourg Garden. Mahigit 30 minutes ang biyahe mula sa Basilica pero hindi ko yun inalintana. Kung tutuusin ay sobrang excited nga ako. We're here. Nakangiting wika niya sa akin nang maiparada ng sasakyan. Labis na naman akong namanghat nang mamadaling lumabas. Tatakbo sana ako sa lugar na parang isang bata, pero bigla akong natapilok sa sarili kong paa. Inakala ko nababagsak ako sa lapag pero naramdaman ko ang mga maskuladong braso na pumulupot sa bewang ko at marahan akong hinigit. Agad naman akong napaharap kay Liam at napahawak sa matipuno niyang dibdib. Naramdaman ko naman na bumilis at lumakas ang tibok ng puso ko nang magkatitigan kami ng mata sa mata. Napalunok ako ng laway nang bumaba ang tingin niya sa labi ko. You're not being careful. Malumanay na wika niya. Excited lang. Sorry. Sagot ko at pilit pang tumawa. Nang lumayo na ako sa kanya, saka pa lang ako parang nakahinga ng maluwag. Grabe. Dati naman kahit pa-crush ko siya hindi ganitong nararamdaman ko. Pero bakit ganito ngayon? Parang may nagbago. Dahil ba sa puso ni Melissa ang nasa akin? Hindi ko alam. Maging ako'y naguguluhan na. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging maayos naman ang lahat. Lagi na rin kaming magkasama ni Liam at ang dami na naming mga lugar na napuntahan dito sa Paris, France. Aaminin ko na sobrang saya ko kapag kasama ko siya. Hindi ko alam kung tama pa ba pero pakiramdam ko ay nahuhulog na ako sa kanya. Unti-unti ko nang naibabalik sa kanya yung ngiti na umaabot sa mga mata niya. Nagawa ko na rin siyang iiwas sa pag-inom ng alak. Nitong mga nakarang araw ay nakita ko rin naman na naging masaya siya sa tuwing magkasama kami. Yun nga lang ay hindi ako sigurado kung dapat ko bang alagaan itong nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko kasi alam kung matutuwa ba si Melissa sa ganito. Hindi ko rin alam kung matutuwa ba pati sina Tita Elisa at Tito Melvin. Kahit pa naman kasi wala ng kaibigan ko ay
Hindi ko gustong isipin o maramdaman nila na inagaw ko si Liam sa kanya. Hindi ko alam, naguguluhan na talaga ako. What are you thinking? Nakangiti at mahinahong tanong sa akin ni Liam habang nasa isang sikat na restaurant kami rito sa Paris. Isa itong restaurant na Pinoy ang may-ari. Halos Filipino foods ang nasa menu na may konting touch ng European food. Medyo mahal ang pagkain sa totoo lang pero sulit naman kasi masarap ang pagkakaluto. Kung ano pa mga pwede natin gawin bukas o sa mga susunod na araw. Ilang linggo pa lang akong nandito pero sobrang dami na kasi nating napuntahan. Sagot ko naman. Kahit pa ang totoo ay siyang iniisip ko at ang nararamdaman ko para sa kanya. Marami pa tayong pwedeng puntahan at pasyalan dito. Sabi naman niya sa akin tapos ay muli na naman niya akong binigyan ng isang matamis na ngiti. Sa totoo lang ay iilan lang kasi ang nakasulat sa diary ni Melissa patungkol sa mga lugar na gusto niyang puntahan dito. At napuntahan na namin ni Liam yung lahat. Sobrang bilis talaga ng oras na hindi ko nga namamalayan ang paglipas ng mga araw. Lalo na kapag kasama ko si Liam. Wala kasi akong ibang nararamdaman kung hindi ang labis na tuwa. At dahil sa tuwang yun ay madalas kong nakakalimutan ng sitwasyon at dahilan kung bakit ako totoong nandito at kasama siya. Nakakalimutan ko na may isang sikreto pala ako na baka hindi niya matanggap, na baka ikasakit ng loob niya at maging dahilan para magalit siya sa akin. Hindi ako sigurado sa magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na nasa akin ang puso ni Melissa. At natatakot talaga ako na sabihin yun sa kanya kahit pa alam ko na kailangan kong gawin yun. Heart, yung totoo, may problema ba? I mean, you look so bothered. Malumanay na wika ulit niya. Eh hindi, Liam. Baka napagod lang ako sa paglilibot natin kanina. Nakangiting sagot ko naman. Kung ganun, umuwi na tayo. Pagkatapos kumain para makapagpahinga ka na. May halong lambing na naman na sagot niya kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Totoo na matagal na akong may paghanga sa kanya. Pero itong pagiging malambing niya madalas ay marahil ang magiging dahilan kung bakit mas lumalim pa sa hindi dapat ang maramdaman ko para sa kanya. Hindi ko natuloy alam kung anong mangyayari ngayon. Pakiramdam ko ay kailangan kong limitahan ang sarili ko sa tuwing magkasama kami. Maybe build a wall or draw an invisible line that I shouldn't cross. Mabuti pa nga siguro. Sagot ko na lang at tipid na ngumiti. Gaya naman ang napag-usapan, pagkatapos kumain ay nagpahinga lang kami saglit. Tapos ay naglakad na pabalik sa apartment. Hindi malayo sa building ang restaurant na kinainan namin. Pagkabalik namin kanina mula sa paglilibot ay pinarada niya sa parking lot ang kotse niya. Tapos ay naglakad kami papunta sa restaurant. Kaya ngayon ay maglalakad ulit kami pa uwi. Heart, nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ko ka-thankful na nandito ka ngayon? Seryosong wika niya habang naglalakad kami. Ha? Mahina at may halong kaba, natanong ko. Kung hindi ka nagpunta rito, baka hanggang ngayon ay wala pa rin akong ibang ginagawa kung hindi ang ikulong sa apartment ng sarili ko. Uminom ng alak at patuloy na sirain ang buhay ko na para bang katapusan na ng lahat. Dahil sa'yo nagkaroon ulit ako ng pag-asa na magpatuloy sa buhay kahit pag gaano kasakit ang mga nangyari. Dahil sa'yo, pakiramdam ko ay muling nabigyan ng kulay ang malungkot na mundo ko. Puno ng sinseridad na wika niya, tapos ay tumigil pa sa paglalakad para harapin ako. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa iyo, Heart. Maraming salamat sa pagbibigay ng panibagong liwanag sa madilim kong buhay. Nakangiting dagdag pa niya. Hindi na naman naging normal ang pagdibok ng puso ko. Bumilis na naman ito at lumalakas. Lalo na't sinabi yun ni Liam na titig na titig sa mga mata ko. Para na naman niya akong dinadala sa ibang dimension. Ngayon ko lang naramdaman ng ganito at tanging siya lang ang nagparamdam sa akin ng ganito. Magkaibigan tayo, Liam. Ginagawa ko lang kung anong tama. Alam ko naman kasi na ganito rin ang gustong mangyari ni Melissa. Mahinang sagot ko naman. Mag-iiwas na sana ako ng tingin pero marahan niyang hinawakan ng kaliwang pisngi ko gamit ang kanang kamay niya. Dahil dun ay muli akong napatitig sa nangungusap niya mga mata. Heart, hindi ko alam at hindi ko rin maintindihan kung bakit napapatibok mo ng mabilis ang puso ko. Parang kailan lang ay sobra pa rin akong nasasaktan sa mga nangyari. Pero ngayon ay
Wala akong ibang maramdaman kung hindi ang tuwa kasi. Kasi andito ka. Kasi kasama kita. Malumanay at puno ng sinseridad na saad naman niya. Napalunok naman ako ng laway dahil doon. At may kung anong uudyok sa akin na halika ng pula niyang labi. Pero hindi ko magawa dahil nga natatakot at nahihiya ako. Mukhang nabasa naman niya ang nasa isip ko kasi ay marahan siyang yumuko at hinalikan ako. Hindi ako nakagalaw dahil sa nangyari. Pero nang ipikit ko ang mga mata ko ay bigla akong nakita ang mukha ni Melissa. Hindi ko alam pero agad akong nakadama ng konsensya at marahan kong itinulak si Liam palayo. Why? Mahina at nalilitong tanong niya sa akin. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo. Parang hindi ata tama to, Liam. Girlfriend mo si Melissa at matali ko siyang kaibigan. Mahina ang boses na paliwanag ko. Pero wala na siya. Depensa naman niya. Heart, alam ko na masyadong mabilis pero dahil sa'yo, gusto ko ulit magpatuloy at lumaban sa buhay. Mabuting tao si Melissa at pareho tayong mahalaga sa kanya. Alam ko na kung nasan man siya ngayon ay magiging masaya siya para sa atin. Mahabang paliwanag pa niya. Pwedeng maging masaya siya para sa atin pero pwede rin naman na masaktan siya. Wika ko kaya bahagyang umawang ang kanyang bibig. Liam, mahal na mahal ka ni Melissa. Aaminin ko na napapatibok mo rin ng mabilis ang puso ko. Pero para kasing hindi talaga tama. At saka paano kung masaktan natin ang mga magulang ni Melissa kapag sinubukan natin na pumasok sa isang relasyon? Pagdadahilan ko pa. Naiintindihan ko naman ang punto mo pero pagkatapos ng lahat ng masasakit na nangyari sa atin, hindi ba pwede na sa puntong to ay maging makasarili naman tayo? Hindi ba pwede na sundin natin ang sinasabi ng mga puso natin at maging masaya? Hindi ba pwede na magmahal ulit? May halong pagsusumamo pa rin na wika niya. Mariin akong napapikit tapos ay napabuntong hininga. Naiiyak na lang talaga ako sa sitwasyon. Kung ako ang tatanungin ay gusto ko ring subukan na pumasok sa relasyon kasama siya. Pero ang mararamdaman lang ng mga magulang ni Melissa na tinulungan kami ng sobrang iniisip ko. Hindi ko alam, Liam, pero natatakot ako. Mahinang bulong ko naman at bagya pang yumuko. Marahan ulit niyang hinaplos ang kaliwang pisngi ko at inangat ang mukha ko para muling magdama ang aming mga mata. Binigyan niya ako ng ngiti na nagbibigay ng kasiguraduhan. At ang labis na ikinagulat ko ay ang makita na pati ang mga mata niya ay nakangiti rin habang nakatitig sa akin to. Ito yung ngiti na gusto kong makita sa kanya. Yung ngiti na gusto kong ibalik kasi nawala mula nang mawala sa amin si Melissa. Hindi mo kailangang matakot, Heart. Poprotektahan kita. Gagawin kong lahat para maging masaya ka. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin pero hindi ba? Parte naman ng buhay ang pagtitake ng risk. Isang beses mo na rin sinabi sa akin na kapag pakiramdam ko, tinalikuran na ako ng buong mundo. Lagi kong iisipin na may kaibigan ako. Ikaw. Kaya gusto ko rin malaman mo na kung ikaw naman ang talikuran ng buong mundo, ako mismo nga harap sa iyo para samahan ka kahit na gaano pa kabigat ang problema. Hahawakan ko ng mahigpit ang mga kamay mo at hinding-hindi kita iiwanan. Puno ulit ng sinseridad na wika niya. Huminga ako ng malalim habang nag-iisip ng isasagot. Sa huli ay ngumiti na lang ako sa kanya bago marahang tumango. Hindi ko rin talaga alam kung anong mangyayari sa amin. Pero bahala na. Kahit na papaano ay gusto ko rin naman maging masaya. At tama siya. Parte ng buhay ang pagtitake ng risk. Hindi ko kailangan matakot. I want to kiss you again, Heart. Halos pabulong na wika niya. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mukha ko dahil sa narinig. Pero hindi pa ako nakakasagot ay marahan na siyang yumuko para mahalikan ako sa labi. Ang akala ko ay isang mababaw at mabilis na halik lang ang igagawad niya sa akin. Pero bigla yung lumalim. Wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang ipikit ang aking mga mata. Para mas damhin pa ang presensya niya sa tabi ko at ang paghalik niya sa labi ko. Ramdam ko ang medyo malakas at may konting lamig na simoy ng hangin. Pero nilalabanan yon ang init ng aming mga katawan. Hinayaan ko na halikan niya ako ng malalim at matagal sa gitna ng daan sa Paris, France.
kung saan mula sa kinapapwestuhan namin ay matatanaw din ang magandang Eiffel Tower. Nang maghiwalay ang aming mga labi ay pareho kaming naghahabol ng hininga. Mahina pa siyang natawa bago ipinagdikit ang aming mga noo. Hindi ko inakala na muli ako makakaramdam ng ganito. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya ngayon, Heart. Malambing na bulong niya. Masaya rin ako, Liam. Malumanay naman ang boses na sagot ko. Binigyan na naman niya ako ng matamis na ngiti, tapos ay mahigpit na niyakap. Pansin ko na may ibang mga tao ang napapalingon sa gawin namin, pero hindi ko yun pinansin. Bahala na sila kung anong gusto nilang isipin. Basta ako, gusto ko lang i-enjoy ang moment namin ni Liam. Gusto kitang halikan ulit. Bulong niya sa akin, kaya natawa na lang ako. Naging maayos at sobrang saya mga sumunod na araw. Malaki ang naging pagbabago ng relasyon namin ni Liam at araw-araw na rin ang naging pagpapasaya at paglalambing niya sa akin. May mga pagkakataon pa rin na naiisip ko na paano kung hindi matuwa ang iba sa desisyon namin ito. Pero ang lahat ng pag-aalangan at takot na nararamdaman ko ay nawawala sa tuwing hahawakan na ni Liam ang mga kamay ko. O kung hindi kaya ay sa tuwing yayakapin at hahalikan niya ako. Pero totoo nga na walang sikreto ang hindi nabubunyag. At mas lalong hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro sayang mararamdaman at mararanasan natin. Isang umaga kasi, pagkagising ko'y naabutan ko si Liam sa may kusina ng apartment ko. Hawak niya ang diary na bigay sa akin ni Melissa at madilim ang tingin niya sa akin. What's the meaning of this? Mahina pero seryosong tanong niya. Hindi ako makasagot dala ng labis na gulat. Para lang akong isang batang nakatayo at natatakot kasi nahuli sa ginawang kalokohan. Heart, tinatanong kita. May halong diin na wika pa niya. Kasi mahina at kinakabahang saad ko. Sa huli ay mariin na lang akong napapikit at napayuko. I'm sorry, Liam. I'm sorry. Bulong ko. Sorry? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Heart. Kailangan kong paliwanag mo. Madiing dagdag pa niya. Mariin na lang akong napapikit bago tumango. Matagal na akong may sakit sa puso. Hindi ba nagtataka ka dati kung bakit hindi ako laging lumalabas sa bahay? Iyon kasi ang dahilan. Paninimula ko naman. Dalawang beses na akong sumailalim sa operasyon pero walang nangyayari. May isang araw na nahirapan akong huminga at nawala ng malay kaya itinakbo ko ng mga magulang ko sa ospital. Nang magising ako, sinabi nila na nakahanap na raw sila ng heart donor. So we did another operation without wasting so much time. Pagkatapos ng operasyon, pagkagising ko, saka ko lang nilaman na may sakit si Melissa. Nasa kanya pala galing ang bago kong puso. Mahabang kwento ko, sabay ng pamumuo ng luha sa mga mata ko. Sarkastiko siyang natawa tapos ay pinakita pa sa akin ang hawak niyang diary. So, si Melissa ang totoong dahilan kung bakit ka nandito. Kasi dahil galing sa kanyang puso mo. Gusto mong gawin ang lahat ng hiling niya na nakasulat dito, tama ba? May halong diin na saan niya. Hirap akong lumunok bago tumango. Hindi ko sinabi sa iyong totoo kasi natatakot ako na magalit ka sa akin at mas lalong natatakot ako na makadagdag pa sa sakit na nararamdaman mo. Paliwanag ko naman. Bullshit, Heart! Sigaw niya at ibinito pa ang diary sa kung saan kaya bahagi akong nakaramdam ng takot. Ang dami mong oras at panahon para sabihin sa akin ang totoo pero hindi mo ginawa. E para mo lang pala akong ginagawang tanga eh. Galit na dagdag pa niya. Ano? Hindi rin ba totoong nararamdaman mo sa akin? Pumayag ka ba na maging tayo dahil naaawa ka sa akin? Ganun ba yun, Heart? Ha? Mahinang tanong pa niya. Sana pala'y nilakasan ko ang loob ko noon pa lang na sabihin na sa kanya ang totoo. Sana'y hindi ko na hinayaan na umabot kami sa ganito. Ngayon kasi ay baka sa ekspresyon niya ang labis na galit at disappointment. Liam, hindi sa ganun. Lalapit sana ako sa kanya pero bahagya siyang lumayo. Umawang naman ang bibig ko dahil sa nangyari. Pakiramdam ko ay naninikip ang dibdib ko dahil sa nangyari. Hindi ko maintindihan pero para akong nahihirapang huminga. Liam!
Saad ko tapos ay humawak sa mesa. Heart! Narinig kong bulong ni Liam na may halong pag-aalala. Heart! Ang sigaw niya bago nagdilim ang lahat. Nagising ako na nasa isang hospital room. Pilit kong inaalala ang mga nangyari bago ako nawala ng malay at mapait na napangiti ng maalala si Liam. Uupo sana ako sa hospital bed pero agad na natigilan nang makitang tulog na si Liam. Nakaupo siya sa isang silya. Ang ulo ay nakapatong sa hospital bed habang hawak niya ang kaliwang kamay ko. Sa totoo lang ay sobra akong nakukonsensya sa hindi pagsabi sa kanya ng totoo. Alam ko na mali ako at alam ko na malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pero nandito pa rin siya ngayon sa tabi ko. Kahit pa, alam kong nasaktan ko siya ay bakas pa rin ng pag-aalala sa natutulog niyang mukha. Heart, mahina ang boses na wika niya nang magmulat siya ng mga mata. Kamusta ng pakiramdam mo? May masakit pa ba? May gusto ka ba? Sunod-sunod na tanong niya. Imbis na sumagot ay lumapit ako sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. I'm sorry, Liam. I'm really sorry. Umiiyak na bulong ko. Aniwala ka. Gustong-gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Natatakot lang talaga ako na mas masaktan at magalit ka sa akin. Bulong ko pa. Hindi ako galit dahil nasa iyo ang puso ni Melissa. Bulong naman niya kaya agad akong humiwalay sa yakap at tumitig sa gwapo niyang mukha. Nagalit ako at natakot nang malaman na kaya ka talaga nagpunta rito ay para lang magawa ang mga hiling niya sa'yo. Nabasa ko na kasama sa mga hiling niya sa'yo ay ang pasayahin ako. Natakot ako na baka hindi mo talaga ako mahal, na hindi totoong nararamdaman mo para sa akin, na kaya mo lang ginawa ito ay dahil kay Melissa. Mahinang dagdag pa niya. Totoo na si Melissa ang dahilan kung bakit nandito ako. Totoo rin na gusto kitang pasayahin dahil yun ang gusto niyang mangyari. But falling in love with you was not part of the plan. Kusa ko na lang yung naramdaman. Kusa na lang na nangyari. Naiiyak pa rin na saad ko. Tipid naman siyang ngumiti bago tumango. Tapos ay hinaplos pa niya ang mukha at buhok ko. I'm sorry if I overreacted. Sorry rin kung nagtaas ako ng boses. Sorry kung sobra kang na-stress dahil sa naging reaksyon ko. Sa totoo lang, mula nang mawala si Melissa, ang akala ko ay hindi na ako makakakita ng babae na magpapasaya pa sa akin. Pero nandito ka. Natakot lang talaga ako na baka hindi totoong nararamdaman mo at iwan mo rin ako. Malungkot naman na wika niya. Heart, wala akong pakialam kung nasa iyo ang puso ni Melissa. Minahal kita noong hindi ko pa alam at mahal kita sa kung sino ka. Anya at napayuko pa ito. Hindi mo naman kailangang humingi ng sorry, Liam. Kasi kahit na saang angulo tingnan ay ako ang mali. Ako ang dapat na humingi ng sorry sa'yo. Sagot ko naman. Muli siyang nag-angat ang tingin sa akin tapos ay ngumiti. Hinawakan niya ulit ang kaliwang kamay ko. Marahan niya yung iniangat tapos ay hinalikan. Pangako, Heart. Aalagaan at mamahalin kita. Pero ipangako mo rin sa akin na wala nang sikreto mula ngayon. Puno ng lambing at sinseridad na wika niya. Ngumiti naman ako at mabilis na tumango. Tapos ay lumapit pa ako sa kanya para muli ko siyang mayakap. That same day, na-discharge na rin ako sa ospital. Stress lang daw ang dahilan kung bakit ako nawala ng malay at kailangan lang ng pahinga. Nakakatuwa naman kasi sinabihan ako ni Liam na pansamantalang tumuloy muna sa apartment niya para dun magpahinga at para maalagaan daw niya ako. Pumayag naman ako kasi gusto ko rin naman siyang makasama. That day, we also talked about what happened. Sinabi ko sa kanyang lahat. Pinag-usapan namin ang lahat. Nakakatuwa rin kasi parang ang gaan lang ng naging pag-uusap namin. Hindi kami umiyak. Tapos ay yakap pa niya ako habang pareho kaming nakahiga sa kama niya. Gano'n na nga katagal ang validity ng visa mo? Tanong niya sa akin pagkatapos namin pag-usapan ng lahat. 3 months lang. Sagot ko naman. Pero baka hindi na ako umabot ng 3 months dito. May kailangan kasi akong gawin sa Pilipinas. Dagdag ko pa kaya bahagyang kumunot ang noo niya. Ano? Tanong niya sa akin. Diba sinabi mo na wala ng secrets? Tanong ko rin kaya bahagya siyang tumango. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ng mga magulang ni Melissa kapag nalaman nilang tungkol sa atin.
Pero sobrang thankful ako sa kanila. Ang dami nilang nagawa at naibigay na tulong para sa akin. At hindi ko rin gustong magsinungaling sa kanila. Habang maaga pa, gusto kong aminin na sa kanila ang tungkol sa ating dalawa. Mahabang paliwanag ko, nakita ko kung paano siya napangiti, tapos ay tumango. Sasamahan kita kung ganun. Kailangan ko rin makausap ang mga magulang ko. Wika naman niya. At iyon ang napagdesisyonan naming gawin. Matapos ang isang linggo ay nagpa siya na kaming umuwi sa Pilipinas. Pagkabalik namin ay agad kaming dumiretso sa bahay nila para makausap ang mga magulang niya na kasama ako. Pasensya na po kayo kung bigla na lang akong umalis na hindi nagsasabi. Sabi ni Liam habang nakaupo kami sa sala nila kasama ang mga magulang niya. Anak, kami dapat ang humingi ng sorry sa'yo. Alam namin na may mabigat kang pinagdadaanan pero pinilit at pinressure ka pa rin naming magtrabaho. Sabi naman ng mama niya, si Tita Myra. Sa totoo lang anak eh, ginawa namin yun kasi nakita namin ang naging epekto sa'yo ng pagkawala ni Melissa. At gusto sana namin na kahit na papaano, ma-divert mong atensyon mo sa ibang bagay. We only want what's best for you. Pero sa kagustuhan namin na maging maayos ka eh, mas nakadagdag pa pala kami sa bigat na pinapasan mo. Kaya patawarin mo kami anak. Mahinahon na wika ng papa niya, si Tito Leandro. They own Espinosa Hotels. At kung hindi ako nagkakamali ay marami na rin silang branches sa buong bansa. Hindi kasing laki at kasing successful ng ibang mga hotel sa Pinas. Pero masasabi mo na successful pa rin sila. Naging maayos naman ang pag-uusap namin kasama ang mga magulang niya. Pinakilala niya ako at natuwa sila nang malaman na may relasyon kami. Pagkatapos nun ay nagpa siya kami na dumiretso na sa bahay. Bago nga kami nakarating ay tumawag ako kay na mama at papa. Sinabi ko na kung pwede ay magpunta sila sa bahay nila Tita Elsa at Tito Melvin kasi doon ako tutuloy. Halatang nagulat silang lahat nang makita nila kaming magkasama ni Liam pagkapasok namin. Liam! Masayang bati ni Tita Elsa at sinalubong pa ito ng yakap. Heart! Bati rin niya sa akin at niyakap din ako. Biglaan yatang naging pag-uwi niyo. May halong pagtataka na tanong ni Tito Melvin. Actually, Tito, Tita, may kailangan po talaga kaming sabihin sa inyo. Saad ni Liam. Kinakabahan man ay pilit akong umiti sa kanilang lahat. Nakita ko naman ang gulat na rumihistro sa kanilang lahat nang pinagsalikop namin ni Liam ang aming mga kamay. Tito, Tita, nahihiyang wika ko. Alam ko po na masyadong mabilis at hindi po ako sigurado kung magiging masaya ba si Melissa sa desisyon kong ito. Pero gusto ko pong malaman nyo na sobra po akong nagpapasalamat sa lahat ng nagawa nyo para sa akin. Maraming maraming salamat po at sorry po, mahina at nahihiya pa rin ang saad ko. Kayo na? Mahinang tanong naman ni Tito Melvin. Ngumiti si Liam sa kanila bago tumango. Binalot kaming lahat ng katahimikan dahil doon. Handa na akong makarinig ng sumbat pero bahagyang umawang ang bibig ko nang makita na ngumiti ang mag-asawa sa amin. Bakit naman kayo humihingi ng sorry? Nakangiting tanong ni Tita Elsa sa amin. Hindi nyo kailangang humingi ng sorry sa mga magagandang bagay. At isa sa mga magagandang bagay na yun ang pagmamahal. Paliwanag pa niya. We're happy for you. Malawak ang ngiting wika naman ni Tito Melvin. Hindi mo pa ba natatapos basahin ng diary? Tanong sa akin ni Tita Elsa nang mapansin na parang nalilito ako sa nangyayari. Heart iha, walang ibang hiling si Melissa kung hindi ang maging masaya kayo at ganoon din kami. At suportado namin kayo sa kahit na anong desisyon nyo. Hindi nyo kailangang matakot o mahiya kasi wala naman kayong ginagawang masama. Paliwanag pa niya, may namuong luha sa mga mata ko tapos ay patakbo kong lumapit sa kanila. Sabay ko pa silang niyakap kaya pareho silang natawa. Lumingon pa ako kay na mama at papa na ngayon ay nakangiti lang din sa akin. Para ka na rin naming anak iha at alam namin na kung saan man ang kaibigan mo ngayon ay masaya siya para sa ating lahat, sabi ni Tito Melvin. Ang araw na yun ay naging masaya nga para sa aming lahat. Magkakasabay kaming kumain habang masayang nagkikwentuhan. Alam ko na marami pa kaming pagdadaan ng pagsubok pero kakayanin ko. Gaya ng sinabi ko ay
hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni Melissa. Dear Heart, I feel like I only have a little time left. Sinubukan kong lumaban pero mukhang hindi na talaga kaya. Pero wala akong pinagsisisihan. Kahit na maiksi lang ang buhay na pinahiram sa akin ng may kapal, ay naging sobrang masaya ako. Masaya ako na binigyan niya ako sa mapagmahal na mga magulang. Masaya ako na binigyan niya ako ng isang napakabuting kaibigan na kagaya mo. At masaya ako kasi pinahiram niya sa akin si Liam na sobra akong minahal. Akala ko nung una, natatakot akong mawala sa mundo. Pero hindi pa. Ang totoo, kinakatakot ko ay ang maiwan kayong mga mahal ko sa buhay na nasasaktan. I can only hope to have more time to spend with all of you. Pero kahit na anuman ang mangyari ay malugod kong tatanggapin. Kung may mga hihilingin man ako, yun ay una. Sana hindi kayo umiyak at masaktan ng matagal kapag wala na ako. Pangalawa, sana pasyalan mo palagi si Mama at Papa para kwentuhan. At pangatlo, sana makahanap ng babae si Liam na mamahalin siya ng higit sa pagmamahal na ibinigay ko. Yung babae na magpapangiti sa kanya kahit pag gaano kahirap ang sitwasyon. Yung babae na makakasama niya ng matagal. Kung ako ang tatanungin ay, gusto ko na maging ikaw yon. Pero hindi naman kita gustong pangunahan. Gusto ko rin kasi na maging masaya ka at piliin kung saan ka talaga sasaya. Nagdadasal ako na kung ano man ang mangyari sa akin. Sana, sa susunod kong buhay ay, kayo pa rin na makikilala at magiging kaibigan ko. At sana sa puntong yun ay, tumanda na ako nakasama kayo. Mahal na mahal ko kayo. Love, Melissa. Pareho kaming napangiti ni Liam sa nabasa. Mahigit isang taon na rin mula nang nagpa siya kami na itigil muna ang pagbabasa sa diary ni Melissa. At kailan lang na magpa siya kami na tapusing basahin ang mga nakasulat dito. At yun ang huling nakasulat. Mel, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa pagmamahal at pagpapasaya sa akin. Salamat din kasi ikaw ang naging tulay kung bakit kasama ko si Heart ngayon. Pangako, Mel, hinding-hindi ko iiwan at sasaktan ng kaibigan mo. May halong lambing na wika ni Liam na siyang nagpangiti rin sa akin. Bes, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng panibagong pagkakataon na mabuhay at maging masaya. Habang buhay kong tatanawing malaking utang na loob ang lahat sa'yo, wika ko. Hindi na masakit sa amin ang mga nangyari pero aminado kami na madalas ay namimiss namin si Melissa. Gabayan mo kami lagi, Bes, lalo nang magiging inaanak mo. Dagdag ko pa. Napalingon ako kay Liam na malawak ding nakangiti. Marahan pa niyang hinaplos ang tiyan ko na nakaumbok na. Yes, I'm 6 months pregnant now. At ilang buwan na lang ay makakasama na namin ang aming baby girl. Kami naman ni Liam ay halos 1 taon ng kasal. Nagpasya na rin kami na pangalanan ng panganay namin na Melissa. Maging si Natita Elsa at Tito Melvin ay sobrang natuwa sa desisyon namin. Madalas namin pinapasyalan ang puntod ni Melissa. Minsan ay kasama namin ang mga magulang ko, maging si Natita Elsa at Tito Melvin. Pero minsan ay kaming dalawa lang ni Liam ang nagpupunta rito. Habang nakatitig sa puntod ni Melissa at nakaupo sa damuhan ay isinandal ko ang ulo ko sa balikat ni Liam. Naramdaman ko naman na inakbayan niya ako, tapos ay marahan pang dinampian ang halik sa ulo. I love you, babe. May halong paglalambing na bulong niya, kaya mahina akong natawa. Sa mahigit 1 taon kasi na pagsasama namin, sa tuwing tinatawag niya akong babe ay alam ko na may gusto siyang mangyari. Alam niya na. Hindi pa pwede, Liam. Sagot ko, kaya agad naman siyang natawa. What? Naglalambing lang naman ako. Anya tapos ay marahan pa akong hinila para mas humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Sus! Alam ko naman ang gusto mo kapag naglalambing ka. Wika ko kaya sabay kaming natawa. Kasabay din nun ay ang marahang paghampas ng hangin na parabang may yumakap sa aming dalawa. Alam ko na si Melissa yon at alam ko na masaya siya para sa amin. Ang dami kong natutuhan dahil sa mga nangyari. Una, walang maidudulot na mabuti ang pagtatagunang sikreto sa mga tao na mahalaga sa iyo. Mas maganda yung simula pa lang ay maging open ka na sa lahat para hindi na maging sanhi pa yun ang hindi pagkakaintindihan sa hinaharap. Pangalawa,
Piliin natin na maging mabuti sa kahit na kanino. Pamilya man yan, kaibigan, o estranghero. Lahat kasi tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Sabi nga nila, a little act of kindness may change a person's life for the better. At pangatlo, masyadong maiksi ang buhay. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Kaya sana, piliin natin lagi ang maging masaya, magbigay ng ligaya at pagmamahal sa iba. Para kahit na anuman ang mangyari, ay wala tayong kahit na anong pagsisisihan. Ako nga pala si Heart Reyes, at ito ang kwento ng buhay ko. At kagaya ko, ay may matutunan din kayo sa kwento ko. Wakas!